Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel, Aries. This is May Chiang. I'm from Japan. Mga kabayan, Aries, this reading is for you. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bago pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate I, May. At salamat kayo sa mga nakakataba na puso yung mga comments sa house light kay Isresis. Keep comment lang mga kabayan dahil yung energy is na iiwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko, makuha ko lang inyong energy. At syempre, maraming salamat sa mga nagpa-personal reading. No, kung gusto yung personal reading at energy nyo lang ang inyong makuha natin, is nasa baba po na video to, how to contact me. At salamat, ay nako, naloko na. At syempre, salamat din pala sa mga nag-donate. Ayan. At you're always thank you talaga ako sa inyo lahat dahil nahandiyan kayo. At this is a general reading, ano, Aries, kuhanin mo lang sa'yo, itapon na hindi naman sa'yo. Maaari ito isa vice versa, maaaring energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo. Maaari ito isa related sa work, love, job, friends, family, family worker, business, o sa kaka-workers mo. Okay? Maaaring nangyari, nangyayari, o mangyayari pa lang. Ipasok mo ang sarili mo dito. Wala ako sinasabing gender, no? Let's begin, Aries. Use your own intuition, no? Lawakan ng isip. Para kay Aries, vision. Para kay Aries, vision. Thank you po. Thank you po. Oy, crossroad snake. Oh my God. And the bukit. Bukit. Okay, merong snake, ano, may panlilinglang. Ako nakikita, mag-ingat sa mga tao manglilinglang, may cheating, no? May tao na magse-seduction sa'yo, o mga akit. May tao na untrustworthiness, no? Mag-ingat po tayo sa mga taong ahas, no? May mga inaasam sila sa atin ng hindi maganda, okay? At nakikita ko rin dito na may darating na kasiyahan, or may darating na gift, o may darating na very charming person yan, may happiness and joy na darating. May tao na maaring mambola, muli, maaring the past or a new person, ano, sa nakita ko dito. At syempre, may nakita na ako na may mga choices ka, no? May mga multiple choices na magaganap, o may mga pipiliin kang daan, maaring ikaw is mag-another path, or aalis sa isang sitwasyon na hindi na talaga sa'yo nag-work anymore, no? Magkakaroon ng mga decision making, no? Magkakaroon ng maaring magparaya ka sa isang sitwasyon, o magkakaroon ng isang separation. Medyo malungkot, no? Okay. May union, no? Para kay Aries? Para kay Aries, presyon. Para po kay Aries. Malaking decision ang gagawin mo ngayon. Para po kay Aries, presyon. Aries. Aries. Thank you po. Commitment! Okay, commitment. Commitment is an important factor in building a success relationship. Okay? Tandaan mo, Aries, sa lahat ng gagawin nating sitwasyon, sa lahat ng gagawin nating plano, o gagawin nating move, kailangan palagi tayong committed. No? Handun sa hindi pwede na sa una lang tayo makikipag-commit. Kailangan hanggang sa wakas, makipag-commitment tayo or committed tayo sa isang sitwasyon. Kasi nandun ang successful, nandun ang ligaya, nandun ang happiness. Ano? Hindi yung parang babaliwalin natin, basta-basta, kahit trabaho man yan, relationship man yan, love, family man yan, friend mo man yan. You need to commit for the beginning and for the last. Okay? Yan. Commitment is an important factor in building a successful relationship. Okay? Maaring magkakaroon nga ng mga separation o mag-another path ang iba sa inyo dahil sa maaring nagkaroon ng mga hindi magagandang pangyayari. No? Medyo hurt ah. Para po ka Aries, presyon mo. Aries. Para po kay Aries. Pressure. Thank you po. We had the Bob Cup mystery.
The baptism teaches you that there is a true power and strength in silent and patient in order to get what you want. You must be willing to plan. Okay, you have to plan, okay? Adapt and above all, have the patience to see your dreams manifest. Kailangan may patience sa lahat. Hindi agad-agad darating ang ating mga minamanifest, no? Be serious and commit at saka be patient, okay? Hindi lahat dapat padaliin. Para pa Aries, and the numbers, let's show. Para pa Aries. Show. Thank you po. Wow, 08. Sino ko nakita ko nitong pareho? May nakita na ko nitong ano, parehong number. Sino yun? Merong parehong number. 0808. Swift action. Okay? Tingnan mo. Wealth, empathy, promises, commitment, affection, inner strength. Ano to? Auspicious outcome. Auspicious outcome. You will be enter a time to expansion. So, begin taking step toward achieving your ultimate objective. Kailangan step forward sa iyong mga layunin immediately. Okay? Finances will be miraculous improved. Oh, and somebody has their mindset on you. Uy! Nakita mo? Somebody has their mind set on you. Sino yun? Okay? Yan yung plano mo. 0808. Let's begin. Para kay Aries. Pero show me. Show me. Show me. Show me. Show me. Ah. You need justice, ano? You need justice. May gusto kang mahustisyahan na nakita ko dito. Na may related ang love. Or kasi pinakita akong lungkot. Basta may law ako nakikita sa'yo. No? Ano ba itong anak ko? Ginanahan na naman yung ulo ni mami. Dali lang, Aries. Ang nakikita ko dito, parang... Nasa ibang bansa ba kayo? May nakita akong taga-ibang lugar. Ibang lugar siya. Sige lang, inaano ko yung buko kasi yung anak ko, inaanohan niya yung ulo ko. Binlessing niya ako. My God. Palagi na lang ako binblessing pag nagre-reading ako. Thank you, anak. Ayan, may ibang lengguwahe ako nadidinig. Yung partner mo ba, magkaiba kayo ng lengguwahe? O nasa ibang bansa ka? May iba akong, may ibang lengguwahe. Teka lang, na-achig ako. Ay, naku po, sorry. Naku, sorry talaga, Iris. Ayan na naman, Diyos ko mayo, ano ba yan? Sinabi ko lang may ibang lengguwahe para ayaw ko pagsalitain na. May ibang lengguwahe ko. Nahan doon sa nakikita ko sa'yo na may lungkot ako nakikita sa'yo na parang you left out in the cold, no? Parang I feel na may lungkot ka dahil sabi nga dito, there's a crossroad, no? Maaring a vice versa, no, i-resent mo sa lima mo. Nahanda yung parang mayroon kang nalaman na the fact o may nalaman ka na katotohanan sa isang sitwasyon na parang kailangan mong mag-crossroad o kailangan mong mag-another path sa nakita ko. Pero nahanda yung lungkot. You feel left out in the cold sa isang sitwasyon. O basta vice versa, handa yung natatakot ka. Maaring may nilakarin na tao, no, sa nakita ko dito. Handa yung natatakot ka na hindi mo alam. May nakita ko sa akong tao na parang gusto kanya kausapin or vice versa, gusto kanya kausapin o gusto kanya kontakin, pero nahandin yung takot. Alam mo yung handin yung takot sa mga magiging resulta o choices nito, no? Handun din ako sa nakikita ko sa iyo na natatakot ka na mag-ibang road, no? Mag-ibang kung magko-crossroad ka sa nakita ko dito. May nakita kasi ako na tao na makasarili. May tao na ako na makasarili na masyadong misteryoso. Marami mga secret, may mga hidden. Ang nakita ko sa kanya. May tension pa talaga na hindi pa talaga totally nare-resolvehan.
sa inyo. Maari nagkaroon ng third party dito, no? So nakita ko dito. Tingnan natin. I feel lonely, sad sa'yo, no? Bakit po? Queen of Swords. Ano ba dapat natin malaman sa Queen of Swords? Please show me. Bakit po Queen of Swords kay X? Bakit po? Queen of Swords, please show me. Thank you po. Okay. Andun talaga ikaw sa andito talaga ikaw sa position mo ngayon na nagkakaroon ka ng jangling na kahit may alam ka na nakatotohanan, kahit alam mo na yun the fact na dapat mong gawin, pero nahandun ka pa rin sa nagja-jangling ka, hindi mo alam yung gagawin mo. Kung ikaw is mag-move o magja-jump into your fashion o mag-step up, ang nakikita ko sa'yo. Naguguluhan ka as in, hindi mo talaga alam. Handun yung malakas yung loob mo, nakikita ko sa'yo, pero hindi mo alam eh, naguguluhan ka, as in naguguluhan ka talaga. Hindi ka pa rin talaga makapag-move on. No? Kasi gusto mo, may gusto kang balikan, or a vice versa to ha, or hindi ka makapag-move on, ganun. May nakita ko dito na gusto mong bumalik, mag-say sorry sa'yo. Gusto niya i-give effort itong sitwasyon na to. They feel talaga na nagkamali siya. No, nakita ko kasi na gusto na niyang i-follow yung nararamdaman niya dito sa iyo. No. Yun ang nakikita ko sa kanya. Nagkaroon kayo ng away, nagkaroon na hindi kayo pagkakaintindihan. Tingnan natin, bakit po ito open ta question? Okay, may nag-foot boundaries. Masyadong busy yung utak mo ngayon. Ano, Aries? Alam mo yung, nakita ko busy ka. Pero yung utak mo rin busy kasi hindi mo alam kung ano yung kung saan kang direksyon. Nag-jangling ka talaga, hindi mo alam. Kasi hindi nyo kung magko-crossroad ka talaga. Kung magko-crossroad ka talaga, nahandun yung lungkot na nakikita ko sa'yo, no? Sabi nga dito, di ba, na you need to commit. Baka maaring iba sa inyo or vice versa, ha? Commitment is an important factor in building a successful relationship, di ba? Baka maaring isa sa inyo, maaring family mo yan, boyfriend, girlfriend mo yan, or friend mo yan, o sa business mo yan. Kailangan natin kasi talagang pahalagahan, lalo tayo pag tayo nakapag-commit sa isang bagay, no? Hindi yung umpisa lang tayo, ganun. Maaring a vice versa to ha, i-resonate mo yung sarili mo. To open the question. To peta kasyon. To peta kasyon. Thanks. Oh my God. Thank you po. Bakit po King of Wands? Stress ka. Stress ka? Stress ka sa trabaho, stress ka sa stability, stress ka sa business mo, stress ka. No, hindi sa nakapokus ka pa rin sa nakaraan. Hindi ka nakapagtulog. Maaring busy ka kasi hindi ka rin nakatulog. Hindi sa nag-iisip ka na para you feel na natalo ka. No? Nagkakaroon ka ng ganun. May anxiety, depression, sad. Hindi yung nagkakaroon ka ng migraine. Nagkakaroon ng mga deep unhappiness. Focus sa nakaraan. Hopelessness. Yan, nagkakaroon ka ng ganun na para nawawalan ka na rin ng pag-asa sa na mariresolbahan itong sitwasyon to. Kasi talagang may lungkot ako nakakita sa'yo. Minsan maaring iba sa inyo hindi na nakapagtutulog, ano? Baka palagi kayong nagigising, lalo na sa madaling araw, no? Okay. Ano po yung King of Wands? Please show me. Tingnan mo to ah. Tama si King of Wands saka si King of Wands. Tingnan mo. Si Queen of Wands, wala ako sinasabing dyan dito, ipasok mo yung sarili mo dito. Kasi partner to, actually, partner to. Pero may isa sa inyo, may isa sa inyo na partner mo, o company mo ito, o business mo to, o friendship mo to,
na isa sa inyo na parang they feel na hindi kayo para sa isa't isa. Yun na nakita ko. King of Wands, bakit King of Wands? King of Wands. Nakita ko naman na mahalaga sa iyo itong taon to. King of Wands, for sure. Thank you po. Okay, sa nakita ko dito talaga, handuin yung part na parang may tao na nagkaroon ng pagtatalo, alitan, no? Nagkaroon ka ng alitan ng isang person, nagkaroon ng you feel na parang may tao na hindi believe sa sarili, may tao na maari may tao na sa iba dito na ikuhanin mo lang yung sa'yo. May taong gastador, may tao na sumasalungat, may tao na walang tiwala sa sarili, may mga alitan at pagtatalo na hindi na pagkasunduan. Kumbaga, this is a lost balance, nakikaroon na imbalance ano, sa sitwasyon na to. Nakita ko rin na may tao na masyado makasarili. Manipulative, sinungaling, insecure, palagi nagagalit yan or magagalitin. Handin yung unfaithful, parang hindi ko alam kung may friend siya or konti lang yung friend niya, parang unfriendly, very malicious, minsan ang sungit niya, magagalitin, ganyan, low of confidence yung tao na to, at saka minsan siguro sa inyong dalawa o sa ibang tao nagkakaroon ng mga parang troublemaker ganyan. Ganyan, or baka palagi kayo nag-aaway nitong tao na to. Yun ang nakita ko. No? Kaya ngayon parang sabi nga dito, 'di ba, commitment. Ayan, you need to commit. Kapag makikipag-commit ka sa isang sitwasyon, trabaho man 'yan o relasyon man 'yan o family friendship man 'yan, kailangan umpisahan mo. At the end, kailangan commit ka pa rin. Linisin mo, 'di ba? Kung gusto mo mag another path, no, nakita ko dito, maaring nagkaroon sa inyong dalawa ng hindi na pagkasunduan talaga na isa sa inyo is maaring naging malamig, ganyan. Biglang nagbago, maaring gano'n, no? Nakita ko sa'yo, isa sa inyo napaka-friendly. Isa sa inyo napaka-friendly person. Sobra. Ano, siya yung tao na kahit masama yung tao o your person na sinasabi, halimbawa, sinasabi ng mga kasama niya o kaibigan niya na, ay, masamang tao yan, hindi maganda ugali niya. Pero yung tao na yon nakakilala mo, ano, kahit na hindi siya tumitingin sa ganun eh, kahit masamang tao or masama yung ugali ng person na yun, nagiging close niya, nagiging kaibigan niya, ganun siya ka ano, ka, eh, hindi ko alam kung ikaw yun ha, ipasok mo yung sarili mo, ganun siya kabait, na-attract niya rin yung a good person and a bad person, yun, na-attract niya, nagiging close niya, kumaga mas naiintindihan niya yung sitwasyon. May ability siya na gano'n. Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Ano pa ang dapat natin malamit? Okay, Wheel of Fortune. Fortune. Wheel of Fortune. Fortune. Thank you po. Bakit po 6 of Pentacles? Bakit po 6 of Pentacles? Iba dito may business, malaki o ano, maliit. 6 of Pentacles. Wealthy person. Oh. Eh bakit po 6 of Pentacles? Bakit po 6 of Pentacles? Salamat po. Okay. Eight of swords.
May nakita ako dito na tao na they put boundaries, no? Na nag-ibang direksyon. May tao na nag-ibang direksyon, they put boundaries para sa kanyang victory and success. Nagkakaroon na siya ng a new beginning sa buhay niya. Ang nakita ko dito, nag-start na siya na, nakaramdam na siya ng freedom, nandun na yung part na nagkaroon na siya ng fresh start sa buhay, na naniwala na siya sa sarili niya na I will success. Yan, kaya nag-another path or nag-crossroad itong tao na to. Magsasuccess ako. Nagkaroon siya ng tiwala sa sarili niya. Kasi in the past, itong tao na to, sobra. Ang dami niyang deep wound, ang dami niyang battle na sinuong. Handun yung with it comes talaga. Napakabait nitong tao na to. Itong tao na to na bait. Sobra. Napaka matulungin. Napaka generous. Handun yung part na as long as kaya niyang tumulong, advice man yan, material man yan, ano man yan, magbibigay siya ng tulong itong tao na to. Pero there's a time talaga na nagkaroon siya na nanatrap siya sa isang sitwasyon. Hindi ko alam maibig sa'yo kasi nag-put boundaries siya, no? Nakita ko na nag-put boundaries itong tao na to. And then, kasi nandun sa nasaktan siya. Alam mo yung natrap siya sa isang sitwasyon na sobrang sakit na pain na nagka-deep wounded talaga siya. Sobra. Naging prison siya dito sa sitwasyon na to. Pero ngayon, nakita ko sa kanya na nakawala na rin siya. No? Na umalis siya dito sa sitwasyon na to. Kasi sinabi niya na kailangan ko mag-new beginning kasi kailangan ko magtara sa sarili ko na kaya ko kahit wala itong sitwasyon na to. Kaya siya, may tao na nag-crossroad. No? Nakita ko dito. Para sa ikasasuccess niya. Para sa ikabubuti ng buhay niya. Nakita ko naman din na itong tao na to is very successful, no? Nakita ko rin na nahandun na rin siya sa matatag na yung buhay niya. May mga sumusuporta sa kanya. Nagkakaroon na itong tao na to na recognition o nakikilala na rin siya, no? Sa nakita ko dito. At itong tao na to napaka-busy. Napaka-busy. Kasi parang ang dami niyang tinutulungan. Ang dami niyang tinutulungan sa ngayon. Yung mga tao na nasasaktan, ayan, nakikita ko na tumutulong siya. Ang daming tao na malapit sa kanya. May mga tao din na bumabati ko sa kanya, sa nakita ko sa kanya. Pero hindi siya, matatag siya. Sabi niya, I'm keep fighting. Sabi niya, I'm the survivor. Nalabanan ko nga yung mga nakaraan na sakit na nangyari at mga battle, sinuong ko nga eh. Ngayon pa kaya na may mga sumusuporta at naniniwala sa akin. Yun ang nakita ko sa kanya. Ngayon pa kaya. I-relate mo kung ikaw ito, no, o hindi, no. Kuhanin mo yung sarili mo. Pero grabe yung pinagdaanan nito, nakita ko sa kanya. Tingnan mo. Tapos sobra siyang natrap. Kasi, handun yung part na, when it comes sa relationship, family man yan, friend man iyan, anong foundation man yan, handun yung talagang yung they balance itong yung kung anong relasyon na meron siya. Binalance niya yung relasyon na yun eh. Give lang siya ng give kahit walang kapalit. Ganun siya. Ganun siya kabait. Hindi siya humihingi ng kapalit. Basta makapag-give lang siya. Ganun siya kabait. And then yun hanggang sa mga dumating na part na talagang siguro nagkaroon ng mga hindi inaasahan na pangyayari na nasaktan siya. Sobra siya nasaktan. Na they feel talaga nagkaroon siya ng frustrate. Na imagine na para hindi na ako makakalabas ito sa sitwasyon na to. Na sobrang sakit ang nararamdaman ko. Hopelessness na. Na ando na they victim mentality. Nagkaroon siya ng victim mentality. Handoon talaga na na-confuse o na-stuck siya o na-trap din siya dito sa sitwasyon. So, nagkakaroon siya ng negative thought in that time. Sobra. No? And then, ngayon, nakita ko na they choice. Nagkaroon siya ng choices na talagang umalis siya dito sa sitwasyon na to. Kumbaga, bakit ako magpapatrap dito? Bakit ko kailangan mag-stay dito sa sitwasyon na to na nasasaktan ako? Kailangan ko ng new beginning. And then, ngayon, itong tao na to, sobra. May mga sumuporta naman din sa kanya when it comes dito sa nararamdaman at na pinagdaanan niya. Kaya rin siya nakabangon, no? Nakita ko naman na very successful itong tao na to. At nagiging busy na siya. Resurrect mo. Nakita na niya rin yung value niya sa buhay niya. Ay, I'm worthy pala. Bakit ako magpapastak dito sa sitwasyon na to, no? I-resonate mo ko ikaw to. 5 of Pentacles, presyon. 5 of Pentacles.
marami po kayong energy sa mundong ito, no? Maaring hindi niyo to energy, yan, ipasok niyo lang yung sarili niyo. Basta ipasok niyo, wag lang to sa relationship ng person. Maaring sa relationship sa kamag-anak, sa family, sa friends, sa trabaho, o sa business mo yan, ha? Five of Pentacles. Iba dito, may financial problem. Masakit ba ang ulo nyo? Paan nyo? May illness ba kayo? Yung iba dito parang, oh my God, ano yun? Yung iba dito parang lumalabo yung ano, mata. Yung iba dito lumalabo yung mata, no? May pagkamalabo na yung mata. Nakikita ko dito na may tao na masyado siyang nahihirapan, nalulungkot siya. Nasabi ko nga sa'yo, they feel left out in the cold na gusto niyang bumalik sa'yo. They want to give effort dito sa sitwasyon na to, pero handa yung part parang i-reject mo siya. Or a vice versa to, ha. Handa yung part na parang naghihintay rin siya ng the sign, no, bago siya kumilos. Kasi on and off yung action niya. On and off. Na-stuck siya. Ang dami niyang question. Ang dami niyang question sa sarili niya. Ang dami niyang question sa isip niya. Teka natin. Kasi nagkaroon kayo ng mga betrayal. Nagkaroon ng mga hiwalayan. Ng mga gaguhan. Ng rock bottom. Nagkaroon ng mga deep wound, backstabbing. Iba dito masakit ang likod. Nagkakaroon ng pagpapabaya, violence, ganyan, pagtataksil, karon mga pain and sadness talagang nahanduon yung nakita ko rin talaga na may tao talaga na, ay, ano to, ikaw ba to, inad mo na yung sitwasyon na to, Aries? Basta ipasok mo ha, baka vice versa to o ikaw to. Nakita ko kasi may tao na ganun in the past na nagkaroon ng mga pagsisisi, nagsisi, na nagkaroon ng mga kaguhan, binakstab siya, ganyan. Nagkaroon ng mga sadness, pain. Talaga nakita ko na naghanap din siya ng tamang direksyon. And then nakita ko na sa new horizon na siya. Na talaga nakita ko, itong tao na to, masaya na siya. Masaya na siya itong tao na to. Nahandun na, in-end na rin niya itong sitwasyon na masyadong nakasakit sa kanya. Handun na siya, nag-make a new beginning na siya. Masaya na siya sa buhay niya. Marami nga nakipag-communicate ito. Maaring ikaw to or vice versa, no? Bakit po 4 of Cups to? Diba dito hardworking, ano? 4 of Cups. They want to collaborate. Ano? Itong tao na ito, gusto niya na naman makapag-collaborate sa'yo. Pero nahandun na tatakot talaga siya na ma-recheck sa'yo. No? Nakita ko sa kanya. Sabi ko sa'yo, may fear and pain siyang nararamdaman. Or ikaw, no? Vice versa, ganyan. Bakit po 9 of Wands? Bakit 9 of Wands? Ay. Bakit po 9 of Wands? 9 of Wands, please show me. Bakit po 9 of Wands, please show me. Thank you po. Mahal ka nito. Mahal ka nito. Kasi itong tao to, nakita ko, ano siya, siguro ano to, may pagka-player, babaero, lalakero, yan. Palagi siyang, gusto niya palagi na may excitement sa buhay, itong tao na to, sa nakita ko. Or maybe you, no? Vice versa, basta kuhanin mo yun sa'yo. Parang nakita ko, mahal ka niya, pabalik, gusto niya bumalik talaga sa'yo. At parang nakita ko sa kanya, gagawin niya ang lahat, makabalik lang siya sa'yo. And they want to give effort dito sa sitwasyon na to. Ano, handun yung they want to follow his heart or her heart na mahal ka niya. May i-offer siya sa'yo eh. Very charming and romantic to itong tao to. May seduction akong nakikita. Maari itong tao to, kinontrol ka nito? Or a vice versa? May tao na naging controller. Bakit po 8 of Pentacles? Bakit po 8 of Pentacles? Oh, God! Naging toxic to sa'yo? Oh, my goodness. Naging matagal kayo nito.
Naging matagal kayo ito, ano to? Naging controller, naging toxic to sa person mo. They obsess. Obsess to sa'yo. Naging matagal ang relasyon nyo. 5, 3 years, 4 years, 8. Ganyan ang relasyon nyo. Baka more than pa, no? Baka iba dito is 11 years. O mas matagal pa noong nakita ko dito. Pero matagal kayo ito. O, itong tao ito, obsessed to sa'yo. Or a vice versa, ha? Obsessed to. Gusto niya bumalik sa'yo. Tatakot lang siya. Nandun yung lungkot. Lungkot nakita ko sa kanya. Bakit po ito absurd? They want commitment. No? To absurd. To absurd. To show me. Ay, thank you po. Wala kayong closure, ha? To absorb. You need to finish the unfinished business, ano? Sa nakita ko dito. Ay, nagkaroon ng third party. Nakita ko, ay, kaso lumayo na to, eh. May tao na lumayo. Nagkaroon kayo ng third party, naghintay. Naghintay siya ng matagal, eh. Pero may tao na lumayo rin. Kasi parang they feel na hindi siya masaya. Ganyan. Parang lumayo tong tao na to kasi gusto niyang hanapin kung saan siya talaga magkakaroon ng happiness, joy, and fulfillment. They withdraw or they let go o nag-escape siya sa isang sitwasyon. Maaari yung ikaw or vice versa. Nakita ko na talagang nahandun na no closure sa inyong dalawa na sakit ako dito. And then na may unfinished business pa na kailangan tapusin. No? Dito, Aries. You need to face a difficult decision sa buhay mo. Obstacle must be faced. Use your mind and intellect. Kung kailangan mag-crossroad, mag-crossroad ka. Nasa sa'yo. It's time to think. No? Kailangan mong harapin ang takot mo. Kasi hindi mo makikita. Kasi nakita ko, if ever na ano, walang closure sa inyong dalawa. Harapin mo yung takot. Or vice versa to. Hanapin mo yung takot na kung ano yung magiging resulta. Ganun talaga. At least makikita mo yung resulta. Malalaman mo kung anong resulta. Doon mo palang malalaman yung move kung magtalagang mag-crossroad ka. Diba? Bakit po di yung press? Bakit po di yung press? Nakikita ko naman, nagkakaroon ko naman ng new idea. Nagkakaroon ko naman ng idea. Paano-ano? Ah. Tingnan mo, oh. Handun talaga na may nakita ko na tao na nakita mo na mahalaga pala siya sa buhay mo. Or vice versa to, ah. Handun yung tao na ito na nakita niya yung halaga nung tao na nawala sa kanya. Handun yung nagsisi siya, na sobra siyang na-regret. Kasi talagang, masaya sila eh. Masaya sila. Iba dito may anak, ano? Masaya naman sila. No, ang nakita ko, pero there's something happened talaga sa inyong dalawa o sa sitwasyon na to na gano'n na nagsisi ka. Maaring hindi sa relasyon to, maaring sa trabaho to, irerate mo. May sitwasyon na nakita mo na mahalaga itong sitwasyon na to sa'yo na nagsisisi, may tao nagsisisi na nagregret siya, na na-disappoint siya, there's a sad loneliness, and they feel failure, no? Parang nakita ko sa kanya na bakit hindi ko to pinahalagahan, itong sitwasyon na to. Ngayon, na nandito ko nag-iisa, ganyan. Nalulungkot ako, masaya naman kami dati, ganyan. Ano iba sa inyo, no? Magkaiba kayo ng mundo. Nasa ibang bansa ka ba? O magkalayo kayo? Kasi yung gano'n nakita ko. Na talagang sobrang, na there's something lost. No? There's something lost dito sa sitwasyon na to. Nagkaroon ng isolation, neglect, yan. Nakikita ko rin naman talaga na you want a union. You want a union dito sa sitwasyon na to. And you want to end this difficult na sitwasyon na meron ka ngayon na, no, sa nakita ko. Gusto mo na maging masaya, no? Pero nahandun na, huli na yung lahat. Ba't ganun? Parang talaga ang pagsisisi na sa huli ang lahat. Ang hirap. Ang hirap nung sitwasyon na to.
ang pagsisisi. Baka iba sa inyo may travel, ano? May travel siya. Four of Pentacles. Four of Pentacles. Iba dito nagsisave ng money. Four of Pentacles. Makasarili, may kasakiman. Kailangan mo rin ng self-care, ano? Sa nakita ko sa'yo, no, Aries, ano? Ay, naloko na. Minsan, isipin mo rin yung sarili mo. You need to jump to your passion sa nakita ko dito, no? You need to jump to your passion. Focus sa gusto mong gawin, no? Kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo, no? Sa nakita ko dito. Kasi nahadun ka sa part na hindi ka makapag-desisyon kasi may mga few option ako nakikita sa'yo. Kaya nagkaroon ng mga ganitong sitwasyon sa buhay mo. Natatakot ka pang mag-change. Kaya nakikita ko rin na maaring hindi ka rin talaga makapag-crossroad o makapag-ibang direction kasi may mga few option at saka natatakot ka for a change, no? Nagkakaroon ng mga delay and cancel sa sitwasyon mo kasi nagkakaroon ng mga self-doubt. Kaya hindi ka pa talaga makapag-move on, no? Or vice versa. Andun talaga na, ano kaya, sorry ah. Andun yung ano, indecisiveness, fear of the unknown ka talaga. Na being held back ka talaga, no? Nakikita ko dito, hindi ka talaga makapag-desisyon na mayroon, ganun, may sitwasyon ka na ganun. Oh, God. Minsan talaga, nasa huli ang pagsisisi. Kasi nakita ko na hindi, mayroon ka pang hindi natatapos na tension, may hindi ka pa natatapos sa sitwasyon. No, kaya siguro hindi mo pa talaga napifix kung saan ka mag-crossroad o saan kang direction pupunta. The High Priestess. Iba dito kasal. Iba dito ano. Wala kasi yung intuition. High Priestess. Thank you po. Ay, naghihintay ka pa rin. High Priestess. Vision. Oh. Ano ba yan? Five of Swords, please show me. Iba dito may new love. Ay, hindi. Namimiss niya yung dati niyong mahal. Na talagang may tao na namimiss ang dati nilang past relationship. Pamilya man yan, anak man yan, ganyan. Na talagang pinahalagahan mo ng sobra. Andun yung lungkot, ano, maaring iba dito is trabaho, dati mong trabaho, dati mong kumpanya, dati mong negosyo, ganyan. Andun yung talagang namimiss mo yung nakaraan. There's something happened talaga na nagkaroon ng hindi inaasahan. Namimiss mo yung mga nakaraan, ano. Five of Swords. Five of Swords. Five of Swords. Bakit po Nine of Cups to? Bakit po Nine of Cups? Ay, you need to take it action, ano? Sa nakita ko dito, no? Three of Cups. Three of Cups, please. Oh! Three of Cups, please. Mga reaction ni ate, nakakatakot eh, no? Ay! Ito pala yung lumabas. Someone is spying, ano, nakita ko ito. Iba ba dito, may pinag-aaralan? May nag-aaral ba kayo? Tingnan ko nga, bakit, ano? Bakit po Seven of Pentacles? Dami naman sinabi. Oh! Okay, let's go. Andun sa part na talaga nakita ko nagkaroon mga separation, mga hindi inaasahan na mga pangyayari sa nakita ko dito, no? Na talagang
nahadun talaga sa part na every night nag-iisip ka ng nangyari dito sa sitwasyon na to. Kasi na-heartache ka. Nagkaroon ng separation sa iba, nagkakaroon ng depression. Nandun yung part na Nandun yung part na nagkaroon ng mga pain, disappointment, intense conflict. Maari may umiyak ako, nakita. No? May mga unhappiness at mga hindi napagkasunduan. May mga inalis sa buhay mo, no, sa nakita ko dito. Nagkaroon talaga ng mga third party, no, sa nandun talaga sa part na gulong-gulo ka, na palagi mong iniisip tong sitwasyon na to, or vice versa, na gusto mo makipag-union, no, na talagang gusto mo makipag-partnership dito sa sitwasyon na to, dito sa tao na to, no, nandun gusto mo ng commitment, kasi there's a connection ako nakikita naman, there's a love, kaso para nagkaroon talaga ng third party, kasi nakita ko may ahas, no, kaya nagkaroon ng separation dito, kasi talagang itong sitwasyon na to, hindi pa to natatapos eh, nandun talaga na you wish na magkaroon ng resulta, ng fresh start, may tao kasi ako nakikita na gusto pa na another one, more chance, no, na isa pang pagkakataon. Nakita ko rin dito, if you want talaga na ma-resolve mo itong sitwasyon na to, or vice versa, no, you need to take it action. Gusto mo ng fresh start, beginning, gusto mo ng another na muli kayong magbunga or muli kayong magkabalikan, you need to take it action dito sa sitwasyon na to. Maari iba sa inyo dito is talaga nakita ko na nagkaroon ng mga panloloko, liar, dishonest, mabaero, lalakero, maaring friend mo to na naging lovers mo sa nakita ko dito, no, sa nakita ko rin na talaga may mga lungkot ako nakikita na hindi ko alam kung bakit ganun, mas pinili ba nito ang third party o pinili niya yung pera o pinili niya yung negosyo niya o pinili niya yung ano, i-resent mo yung sarili mo kasi may tao ako nakita na sticky person, mabaero, lalakero, liar, dishonest, do a cheating, no, ay nakita ko rin naman na may tao na nag-getting away na dito sa conflict na to. Sa nakita ko. Pero nahanduin yung lungkot. May tao rin ako na nakita na umalis dito sa sitwasyon na to kasi nakita niya na hindi na to nag-work sa kanya. Kaya nag-focus na rin siya sa trabaho niya, sa business niya, sa pera niya, sa stability niya. No? Yung nakita ko. Naging manipulative ang isa sa inyo, no? Sa nakita ko dito. Kasi nakita ko yung isa dito, napaka super confidence na alam niya, akala niya hindi siya mahuhuli, nabababae siya, naluloko siya. May nakita rin ako na about it comes sa pang nanakaw, no? Maaring may iba sa inyo, nanakawan ba kayo or maaring ganun. May taon, maaring friend mo, kakilala mo, na maaring may nagsisinungaling kasi, There's a hidden na hindi ko alam kung ninakawan ka or may nagnakaw, ganyan nakita ko. No. And that is for you for today and maring family mo rin ganyan, no. Nakita ko na pagod ka na. And arigato, namaste, God bless.